You are watching United Pentecostal Church, Word in Season Out of Season. Sa atin po ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kahapon atin pong na pag-usapan, having a proper mindset will help us to overcome weaknesses and limitations. Ngayon pong araw na ito, pag-usapan po natin yung ABC to overcome weaknesses and limitations. Yung letter A, it stands for acceptance. We need to accept that we have weakness, we have limitation. Dapat na doon po yung ating malaya at bukas na loob na pagtanggap na meron po talaga tayong kahinaan, meron tayong limitasyon. Hindi po kasi lahat ay magagawa natin. Bagamat buo na sa ating isipan, nakaplano na, but yet, meron pa rin po talaga mga limitasyon. May mga bagay na hindi pa rin talaga tayo magagawa. And if there are shortcomings, don't be discouraged. That's part of life. Bahagi po yan sa buhay po natin. Now, kung ikaw po ay meron pong pagtanggap na ito, magiging maluwag sa kalooban mo, nakahanda, o kaya ikaw po ay nakaset na anuman po yung umating, hindi man po mangyari, alam natin na ito ay tanda na meron lamang po tayong weakness, meron tayong limitation. Letter B, believe. You must believe in yourself, believe in your potential, and mostly, believe in God. Dapat nandun po yung ating paniniwala sa ating sarili, paniniwala sa ating kakayahan, and of course, paniniwala sa Diyos, na despite of our weakness, despite of our limitations, we can have a fresh start. Palagi po meron tayong sariwa at bagong pasimula dahil meron tayong paniniwala sa ating kakayahan. Meron tayong paniniwala sa Diyos na magagawa po natin ang mga bagay na dumarating sa atin na sa kabila ng atin pong mga limitasyon. Letter C stands for commit. To commit is to have a complete trust. We need to put our trust in the Lord. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Proverbs chapter 16 verse 3, the Bible says, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Psalms chapter 37 verse 5, the Bible says, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ito pong mga talatang ito ay nagpapahayag lamang ng lubos at ganap na pagtitiwala sa Panginoon. And if we commit to God, if we have complete trust to God, we can overcome limitations and weaknesses. Tandaan po natin, we cannot rebuke weakness. Si Apostle Paul, dumating sa panahon na siya ay nag-request sa Panginoon dahil sa kanyang limitasyon, dahil sa kanyang kapintasan, sinabi po sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 7 to 9, ang mga pananalitang ito. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ito po nag-request, nag-pray tatlong beses pa sa Apostle Pablo, Lord, tanggalin po itong tinik ko sa laman, itong kapintasan ko, itong kahinaan ko, ito pong aking limitation. Ngunit ang sagot ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sa sagot na ito ng Panginoon, meron pong dalawang katotohanan na kapaloob dito. Una, my grace or God's grace is sufficient for you. Para bagang sinasabi po sa atin ng talatang ito, ang tugon ng Panginoon sa request ni Apostle Pablo ay hindi ko aalisin yan. Pero tandaan mo, God's grace, my grace is sufficient for you. Ano bang ibig sabihin ng grace sa talata po? Grace means enabling power of God to do His will. Nagpapangyaring kapangyarihan ng Diyos upang magawa mo ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, hindi man alisin ng Panginoon yung kapintasan, yung kahinaan, yung limitation. Ngunit sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo, upang ikaw ay magtagumpay. Pangalawa, God's strength is made perfect in your weakness. Nandyan po ang kasakdalan, pagiging perpekto ng kapangyarihan, kalakasan ng Panginoon sa panahon ng iyong kahinaan. Sapagkat ang kalakasan niyan ay nagbubuhat sa atin pong Panginoon. Kaya nga si Apostle Pablo nagbanggit, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. When you rely and completely recognize the grace of God, you can overcome weaknesses and limitations. Because God's grace is sufficient. Sufficient to overcome, sufficient to become victorious. Pagpalain tayo nawa ng atin pong Panginoon at hangarin po ng Diyos, tayo ay makapag-overcome anumang pong weaknesses, anumang pong limitations na meron po tayo. Yan ang plano at kalooban ng atin pong Panginoon Diyos. Mapasa atin po ang kapayapaan at pagpapala ng atin pong Panginoon. Hanggang sa muli, God bless us.